Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Ayan, nagbabalik tayo sa ating Rainbow Society, ang nag-iisang makulay na chikahan with a heart. Dito lang sa V81 Radio Worldwide. At syempre, love natin ang ating mga viewers. Shout out sa ating mga ka-rainbow ngayon na tumutok sa ating live streaming. Hello to Denden, Remy V. Inirio. Uy, taga-Jensan. Hello mga taga-Jensan. Wow. Mayong gabi kaninyong tanandiha. Maayo kay Nia at mitanaw mo sa atong programa. Wow. Very simple. Simple lang itong ating guest. Uh-huh. Very mabait siya. Dahil nangasa din siya sa bottom to top journey ng kanyang buhay. Oh. By the way, she's an author. May nasulat na siya na libro. Uh-huh. Entrepreneur and a nerd. Kasi very nerd. Kasi very studious itong ating ano eh. Certified nerd. Ah, gusto ko yan. All right. Sige. Certified nerd. Kaya please welcome ang ating nag-iisang Miss Gayle Certeza. Yay! Pasok sa rainbow na. Ay, ang ganda, ha? Hi, Gayle. Welcome to Rainbow Society. Thank you. Good evening, Nathan D. Good evening, and good evening, fabulous journalist. Hi! Hello! To be here. And good evening din sa mga nanonood on Facebook, YouTube. Mayong gabi sa mga taga-Jensan. Tropa ko yan. Awa, Jensan! Kaya pala may taga-Jensan. Yeah, friend ko yan. And then, may nakita din ako kanina. Palagi ko, batchmate yun sa Iloilo kasi nag-aral din ako sa Iloilo. Nerd. Kung saan nag-aral. The nerd. I know. So, I'm so happy to be here. Thank you for inviting me. Engage humanities and the creative life with emphasis on psychology. So, ang pinag-aralan natin is art, syempre, because of the engaged humanities, diba? Tsaka creative life. Pero dahil ang kanyang foundation is psychology. So, ang ginawa nila is that they make you understand yung inner life mo rin at hindi lang yung nasa labas ng mga artworks. Yeah, so titingin ka sa inner life mo, yung mga ano mo, yung mga baggage, yung mga issue, yung mga bottoms mo. And then how does that make you, parang gawin mo siyang inspiration to create your own art. So parang yung story ni Mother Superior kanina, di ba? Oo, naisip ko nga yun, di ba? Yung mga challenges niya, talagang nilabas niya sa fabulous na art. Kasi yung second part din ng ano ng course is that paano yung ano yung practice mo of art. So for example, singing or cooking or jewelry making or sa akin I write eh. How does that help you to heal yourself? So yun yung kabuuan ng course. Marami lang papers, but yun yung kabuuan. meron ba yan dito sa Pilipinas, Gayle? Wala siya. Kailangan mong kumuha ng madaming courses para mabuo-buo mo siya. Kailangan mong kumuha ng maraming workshop kasi konti lang yung psychology natin na yung yan. Para talagang gusto kong pumunta na kay Gayle at mag-aral ng ganyan, Jayvhee. Di ba, John? Alam mo, napaka-interesting ng sinabi niya kasi yung mga bottom experiences natin pala ay pwede nating i-transform into something artsy in a form of art. Tama ba, Gayle? Yes, and it should first heal you. And then, syempre, because art is always for you and for other people, somehow there, may makakakita ng art na ginawa mo, and he or she will be healed too. Interesting. Sobrang interesting. Ang ganda, alam mo, parang gusto ko mag-aral din ng ganyan. Parang mga 17 to 20 years old. At that time, nag-aral na ako sa Iloilo, lumipat ako ng Manila. Alam mo yung, di ba may time tayo sa buhay natin, yung parang disaster after disaster after disaster. Parang ibang level siya. So yung time na yun, parang ganun yung nangyari. So parang magulo naman ang pamilya namin. Pero nung time na yun, parang
ibang level ng gulo. Tapos, parang wala akong nagagawang tama. Di ba may ganun? And then, syempre, gubot na yung pamilya. Tapos, nun yung long time na relationship ko ng high school, kasi bata ko, ganda ako eh. Nag-break kami. Aray! I know! Tapos yung rebound ko, nag-break din kami. Ouch! And then, syempre, heartbreaking na yun, di ba? Ang pinaka-heartbreaking sa akin was the fact na nahirapan ako mag-aral. Nerd talaga eh. Parang pag nag-attend ako ng class, parang hindi ko na naiintindihan yung mga teachers pa nagsasalita sila. So, pumapasa naman ako. But syempre, pag nerd ka, hindi pwede pasado. Di ba? Dapat uno. So, talagang... Sayang yung pagka-nerd. I know. Sayang yung pagka-nerd. Oo. And then, ang pinaka-rock bottom, palagay ko, nung one day, ano yun eh, enrollment. Tapos nun, hindi lang talaga ako makatayo. Parang alam, gusto ko lang matulog. So actually, matulog ako. Buong enrollment, matulog ako. Tapos nagbabasa ako ng books. Siyempre, makakapal ng books. Ano yun, Sherlock Holmes. Dalawang libro makapal. Tulog ako. So, natapos ang enrollment, hindi ako naka-enroll. So, yung mga parents ko, apat yung parents ko eh. Kasi may father apat ako. Apat parents? I know. Oo nga, apat. So I have a mother and a stepfather, and then I have a father and a stepmother. Ah, okay. Yes. And may lola ako. May lola ako na bonggang-bongga. So, apat na human beings. Ang medyo hindi na sila approve sa'yo kasi nga natulog ka, hindi ka nag-enroll. So, medyo dark days yun. So, since hindi ako nag-enroll, umuwi ang probinsya. Balik probinsya, di ba? Pero walang home. Probinsya lang. And then when I reached the province, may farm kami sa Palcan eh. Kaya ang mga barkada ko taga Jensen, shout out. So bumalik ako ng Palcan. So hindi ko alam ano gagawin ko. So ano yun? Anong sa Bisaya, Jay? Naghagbas-hagbas ba? Yeah. Garden. Tapos nagpulat. Yeah, parang ano lang, parang petiks-petiks, parang wala, happy-go-lucky, yan, ganyan. Kasi nga, gusto ko mag-aral eh, tapos hindi ko naiintindihan ba't hindi ko kaya mag-aral. So, naging farmer ako, tapos na nagtayo ako ng poultry. Kasi hindi ko baka pwede ako maging businessman, a businesswoman pala. And then, may jeep kami, so nag-conductor din ako ng jeep, diba? So, nag-freak out yung mga tao. Kasi, Wow. Oo, kasi sa Bisaya, diba? Parang unsa man yung bataang ano, uy. I can imagine, Gayle, no, yung lahat ng pinagdaanan mo parang napaka-samot-saring sangkap, parang ganyan, ano? So, and with all of those things happening in your life, ano yung turning point mo na nasabi mo sa sarili mo na this is enough, tama na, and made you realize that you are more than what you think you are at that point? Kailangan mong isipin, ba't ako nandito? Anyari? And then, anong pwedeng gawin? Little by little, talagang baby steps. Wala siyang, sa sine, syempre, because they're 1.5 hours lang, dapat may bonggang revelation. But in life, palagay ko dahan-dahan. Right. Pero yung pinaka na-realize ko na nakatulong sa akin, is, wait, may kodigo ako, papakita ko. Sure. To be fully seen by someone, then to be loved. Then to be loved. Anyhow, is miracle. Wow. To be again, Gayle, to be fully seen by somebody, then beloved. Is miracle. Gusto ko yan. Oh, I love it. That's so nice. Wow. Feeling ko, that's the one that helped me through. Kasi yung mga parents ko, hindi nila ako masyadong ano. Parang hinayaan nila ako na mag-poultry at mag-conductor. Ang lola ko, araw-araw niyayaw-yawan ako. But alam ko, pag-gabi, nagdadasaw siya ng over. Kasi parang star student, tapos out of school news, di ba? But they gave me space to be myself. And that was me. Being comfortable with yourself as you are at that moment. At tinanggap ka ng family mo na at that moment, medyo tong star student natin ay out of school youth. So,
ano tawag nun. So yung pagtanggap na yon gave me the space to work out ano ba talagang problema ko sa buhay. And I think yun din yung, kasi nakausap ko yung, I work with advertising kasi ako eh. So I work with a lot of people from the LGBT community. And I think yun din yung kanilang ano, to be seen as who they really are and to be loved. Yes. I think the second one is courage. Kasi ang hirap talaga ng buhay, lalo na ngayon may pandemic. Ang hirap, parang it's just life is difficult. Saka sabi ko lang kanina umaga sa anak ko, he's 23 years old, parang hindi kita na brief, life is difficult. But you, but you, sabi nga ng isang writer, si, syempre, nerd ako nerd. Kasi, anay-sneel naman siya. Your life expands or shrinks according to your courage. So the more courageous you are, the more chances you will take with your life, the bigger and the richer your life will be. And syempre, yung masishare mo na life sa ibang tao, bigger and richer din. So, yun yung dalawang wisdom. Actually, ha, yung si Elizabeth, Iska Rainbow natin niya. JV, alam mo ba yun? Chora? Yeah, si Elizabeth Gilbert. Yeah, she found out that later, no, she was gay later in life. She found out. She found out. A rainbow natin yan. Elizabeth Gilbert. Gayle, thank you so much. I wish tatagal pa sana yung chikahan natin, ano? But of course, alam mo yung buhay natin is mayroong tinatawag na impermanence. Nagpapakalalim, ano? So, Gayle, we are so grateful na nandito ka at tinanggap mo yung imbitasyon namin dito sa Rainbow Society. Thank you so much. Thank you, Gayle. Thank you, Miss Gayle. And you look beautiful. Talaga, pinagandaan ko. Alam nyo naman na ito yung mga kilig ano of the week natin. So, ay, naku, talagang top chef kasi siya sa mga top chefs sa Australia. Australia, yun. At siya nga ang papi natin ngayong gabi. Please welcome our Papi of the Week and international chef and blogger, Chef FM. Pasok! Hello. Ayan ang top. Oh, di ba? Oh, my God! And how did you make the dream for work for you? Pagpunta kasi dito, medyo at first kasi parang when you become a cook or a chef kasi, it really takes a lot of passion parang and desire. And then coming here was very difficult kasi maraming mga requirements, pero as of now, I'm very much at ease and comfortable kasi nung mga first few weeks ko dito, parang sinabi ko, uy, parang gusto kong umuwi ng Pilipinas kasi ano eh, parang I've been parang alayo ko. Pero I went to the United States for a year para mag-training. But here in Australia is a little bit difficult kasi parang yung culture kasi dito, especially yung culture pag na-immerse ka na, you get to, parang dito kasi parang I have to do everything kasi di ba parang mataas yung requirements nila. Requirements, So, okay, pero Aloy, go Jonah. Sige, go. Delicious, sige. Yes, you ang swerte mo ha, kasi di ba bago ka lang dyan, pero tingnan mo ngayon kung nasaan ka na ngayon. So, natutuwa naman ako sa mga achievements. Oo. I can say na ano, parang sinasabi na parang everything is a process kasi. Para for me, I'm still in the process of really para getting my feet on the ground dito sa Australia. It's a new life, it's a new chapter. So, yun. Kwento mo naman sa amin kung journey mo from the Philippines tapos going to number one top restaurant chain in Australia, di ba? Oo. Mm-hmm. So, was it easy for you to get to a point in becoming a chef in Australia? Yun nga, parang I started back in the Philippines. Marami din ako mga pinili na parang path that I wanted to as a, you know, as na career. I started with nag-accounting ako, and then I did nursing before. Parang in the Philippines kasi, like especially with our parents, parang gusto nila na uy, kailangan mong kumuha ng may ano, may may board degree. Well, exactly. And then me kasi, I grew up with my grandparents, and what
what yung desire ko kasi talaga with cooking. Mm-hmm. Nanggaling sa ano ko yun eh, nanggaling sa every time na nakita ko yung nanay ko na nagluluto sa bahay. Kasi yung parang growing up with my grandparents, parang minsan ko lang nakikita yung nanay ko because she was working, she was a single parent. So, yun, parang doon lang galing yung inspiration. Pero later on in life, na-realize ko na, uy, kita akin natin, pala. Diba? Very obvious yung transformation at yung attitude mo from the inside, yung sipag, yung tiyaga, yung hinahawakan mo ang sarili mo, lalo na sa culinary skills, I believe. Mm-hmm. Pwede lang magluto ka sa harap namin ngayon. Ano? hindi lang sa looks, no? Pero talagang, chef, grabe, as in na ano ako doon, na impress ako, no? Talagang journey siya from Philippines and ano. Saan mo ba hinugot tong journey na ito? Saan mo ba kinuha yung sinasabi mo kanina na pinagtungtungan ng iyong inspiration and ano, di ba? Well, yung inspiration ko kasi, going back, kasi parang, di ba, parang sa LGBTQ community, like especially when in my situation, parang iba kasi yung identity. Di ba? Parang dati kasi, like, ano lang yan eh, parang there are three types sa gender. Male, female, and then the third sex. And then for me, nagkaroon ako ng parang issue. Uy, ano ba yung identity ko? Because being in the third sex community is that you need to be flamboyant. Di ba? Parang, uy, yung idea. Pero, yun nga, parang through the years, parang I've accepted myself for who I am. And then, when I accepted that, when I saw myself na, uy, ito pala ako, hindi ko kailangan na maging ano. Because I think I speak for people as well na who's like me. So, yun. Lumabas talaga ang creativity, no? Jayvhee, Jonnah. Talaga, lumabas ang pag-creative niya. Okay. Yung sinasabi ni Gayle. Yes, ni Gayle kanina, di ba? When you reach the bottom part of your life, na feeling mo nasa bottom ka. Ngayon, ang expression niya ng creativity niya ay yung kanyang pagluluto. Yun, doon pagluluto. Hinugot. Yun. Doon yes, yung hinugot. Correct. Ang lakas at iba yung tag ng kalooban. Tama. Correct. Alam mo, si John, inip na yan si Jonnah. Eh, kasi meron daw ang itatanong sa'yo, chef. Oh, Jonnah, ay nako chef, hindi ako pwedeng hindi ka pwedeng umalis na hindi ko natatanong to. Pero bago 'yan, ang gwapo mo at yung mukha mo yung dating actor ng si Leandro Muñoz ba 'yan? So you look like it. So, eto mabilis ang question lang to ha, mabilis ang question lang. Una, so ayun, mabilisan o dahan-dahan? Dahan-dahan. Ah, ano dahan? Ay, dahan-dahan. Pangalawa. Straight or curve? Ay, nice. Ano pangatlo? Soft boil or hard boil? Ay. Dapat hard boil. Ay, Alam nagutom tuloy ako doon. Correct. Juicy or creamy? Creamy. Oh, nice. At pang lima. Footlong or jumbo hot dog? Jumbo. Oh! Ito pang last. Are you top or bottom? Top. Oh, yes. You know, we are so proud to have you with us tonight, guys. Gerry, Gayle, and Chef. Sobra. Okay, Gayle, meron ka bang sasabihin sa ating mga viewers ngayon bago tayo magtapos? First, I'd like to say thank you, fabulous hosts, for asking me to join you. This is a growing experience for me kasi ninervyos ako ng todo kanina. Hindi naman. Hindi halata. So, that was, thank you, that was wonderful. Last words ba? Wisdom, chorba. Oh, yeah. Invitation. Alam ko invitation. May libro ko eh. Oh, wait, invitation muna. So, I wrote this book. Who wrote this book? So, this is I Do and then I Don't. Saan so, natin magbuhin ito? Saan tayo makakabili ng book na yan? Correct. Just go to my Facebook page ng publishing company ko. It's called Certeza and Sons.
Ano din yun? Cute din yun. Kasi di ba usually pag Certeza and Sons or Guzman and Sons, di ba? Pang lalaki. Yeah, so, yeah. Ako yung Certeza and I have two sons. So yung company all right. Cute, so, cute. So this one, essays on marriage. So I wrote essays on being married. And then my friend, si Gina, wrote essays on she is decidedly single. Oh, cute, di ba? Right. Wow. Nice. Thank you, Gayle. Thank you. Chef FM, ano ang ating parting words para sa ating mga viewers ngayon? Well, yung parting words ko is that, yun nga, if you're on top or kung nasa bottom ka, I think what's important is that you have the versatility to understand na pag yung buhay mo, minsan, yun nga, parang minsan akala mo gusto mo nang pumunta ng top, pero you have to understand na minsan in-between ka dapat. You have to be in-between in all aspects ng buhay mo sa araw-araw. Kasi that's the only time na pwede kang magkaroon ng parang sense of success to sa sarili mo. Yun. Mm. And then... Ayun. Yeah. Thank so you, yun, Chef. Parang, Chef. Thank you. Mm-mm. Yeah. Sure, may sure, page sure. ka? Go ahead. Go ahead. Yeah. Yun nga, parang it's a privilege to be here kasi I get to know like, you know, si Mother Superior and then we also have a very good writer and then which also inspired me to have my own platform, especially sa vlogging. I'll be establishing a cooking vlog, which is ano kasi yun, eh, parang it will be called like cooking with the Pilyong Filo. So it's like Pilyong Filo. So it will cater sa mga OFW, especially yung mga families na parang who wants to, you know, have simple dishes, yung familiar flavors and then pero fused with, you know, with Filipino touch. Yun. Experience of being on top or being on the bottom is part of our human experience and sometimes wala tayong power ba na mamili kasi parte yun ng buhay natin. Pero nahahasa tayo sa ating mga struggles and challenges. And being at the top is a combination of right attitudes, hard work at our skills, at huwag kalimutan, nakakatulong din ang good looks. Ayan. So maraming salamat sa ating mga nanonood ngayong gabi. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Dito lang sa nag-iisang makulay na chikahan with the heart ng social media, ang Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. Magandang gabi sa ating lahat. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.